Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang 10th kabanata ng Can't Stop Loving You. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay pakilike at share po sana ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sanaiya, kalalabas lamang ni Jenny sa arrival area. Habang tulak-tulak niya ang kanyang baggage cart, ay natanaw agad niya ang kumakaway na si Lola. Katabi nito ang tiyo niya at ang asawa nitong si Nelia. Bukod sa tatlo ay natanaw niyang kasama din at naghihintay ang kanyang ina at ang kapatid niya. Magkakatabi ang mga ito at nag-aabang sa waiting area. Sumikip ang kanyang dibdib. Kiraming taong tinitiis niya ang kanyang ina. Ngayon tuloy ay magkahalong pananabik at pagkagilty ang nararamdaman niya para rito. Nasasabik siya sa kanyang inay, pero binabagabag din siya ng kanyang konsensya dahil sa maraming taong pagtitiis niya para dito. Tumungo siya. Tinapakan niya ang preno ng baggage cart. Nagkunwari siyang inaayos niya ang kanyang bagahe. Ang totoo kasi, pinipilit lamang niyang mag-release ng tensyon at mag-ipon ng lakas sapagkat talagang hindi niya alam kung paano ang gagawin niya pagharap sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim, tumunghay at nagpatuloy siya sa paglalakad, tulak-tulak ang kanyang cart. Muli siyang napasulyap sa kanyang inay at nakita niyang kumakaway na rin ito sa kanya katulad ng kanyang lola. Nakaramdam siya ng kakaibang lukso ng damdamin at maya-maya pa'y naramdaman na lamang niya ang mainit na luhang umaagos sa kanyang pisngi. Si Lola ang unang yumakap sa kanya. Niyakap din niya ito. Kasunod ay ang kanyang inay. Nagyakapan sila ng napakahigpit, matagal. Sa mga balikat ng ina ay hinayaan niyang malayang pumatak ang kanyang mga luha. Nang humarap sila sa isa't isa, napansin niyang umaagos na rin ang luha ng kanyang inay. At kahit gayong umiiyak ito, ay bakas na bakas sa mga mata nito ang labis na kasiyahan. Natouch siya, tama si Lola. Ramdam na ramdam niyang mahal nga siya ng kanyang ina. Maingat nitong pinahid ang mga luha niya sa pisngi. Muli silang nagyakap ng mahigpit. Anak ko, kahit tagal kong pinanibigan ang mayakap kita. Mahina nitong bulong. Napakapit si Nelia sa balikat ni Lola at nang lingunin ni Jenny ay nakita niyang nagpapahid na rin ng luha ang mga ito. Itinulak ng kanyang tito ang baggage cart hanggang sa sasakyan nila na L3 na inarkila ng kanyang lola. Magkakasunod silang nagtungo sa sasakyan. Nasaan nga pala si Miko? Tanong ng tiyo niya sa kanya. Akala ko ba yung magkasabay kayong uwi? Dugtong nito. Hindi siya agad nakasagot. Kailangan na talaga niyang maglubid ng isang mahabang kasinungalingan. Sinabi niyang hindi makakauwi si Miko dahil sa biglaang pagbubukas ng isang bagong project ng company ng mga ito. At kailangan munang ma-set up ni Miko ang accounting system ng naturang project bago ito makauwi. Napagkasunduan nila na sa next year na lamang nila itutuloy ang pagpapakasal. Idinugtong pa niyang mas mainam ngayon para mas napaghandaan nila ng gusto. Bagay na sinang-ayuna naman ang kanyang tito. Walang kamalay-malay ang tito niya na katha-katha lamang niya ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Miko sa susunod na taon. Alam niyang malabo yung mangyari dahil pamilyadong tao na si Miko. Sa front seat si Jenny na upo. Palingon-lingon siya sa kanyang lola, ang kanyang ina at ang iba pa niyang kasama kapag sinasagot niya ang tinatanong ng mga ito. Kumusta ang trabaho? Kumusta sa Singapore? Kumusta ba ang biyahe? At ano-ano pang normal na tanong sa isang balikbayan. Sa kahabaan ng biyahe ay hindi mapigil ni Jenny na makaramdam ng antok. Hindi kasi siya nakaidlip man lang sa eroplano dahil palagi niyang naaalala si Miko at ang ginawa nitong panloloko sa kanya.
Ngayon tuloy ay para siyang pinapaypayan ng antok at nakatulog nga si Jenny. Hinayaan siyang makatulog ng kanyang lola. Nasa Lucena na sila nang siya'y magising. Maingat niyang inayos ang medyo magulo niyang blouse at sinuklay ang kanyang buhok. Pagdating sa bahay ay naroroon at sumalubong sa kanila ang kanyang dalawang pinsan. Ang isa ay kasing edad ng kanyang kapatid. At ang isa naman ay mas bata dito ng 2 taon. Mga anak ito ng kanyang tito at tita Nelia. Doon nakatira ang mag-anak na siyang bali kasakasama ng kanyang lola sa isang malaking bahay. Nagpatulong ang kanyang tito Marlon kay Boyet para maipasok ang 3 malalaking kahon na naglalaman ng kung ano-anong pasalubong. Si Nelia naman ay nagpatuloy sa kusina para magluto ng hapunan. Nang gabing yon ay maghahating gabi na halos sila nakatulog. Kwentuhan, kamustahan at balitaan habang masaya si Jenning ipinamamahagi ang mga dalang pasalubong. Tulad ng naipangako ni Jenny sa kanyang lola, mga alahas ang inuwi niya para rito. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Katerno ng kanyang lola, kwintas at higaw rin ang ipinasalubong niya sa kanyang ina. Ang para sa kanyang tito ay isang gold-plated na relo at isa namang mamahaling novelty item ang para sa kanyang tiya Nelia. Para naman sa mga bata ay iba't ibang klase naman ng mga laruang debaterya. Inakbayan ni Jenny ang kapatid niya. "Sorry, backpack at sombrero lang inuwi ko sa iyo. Kasi naman hindi ko kabisado ang size mo. Ang laki-laki mo na pala. Ilang taon na at magbibinata ka na." Numiti lang ito sa kanya. Halatang nahihiya pa ito na magpa-thank you. Kinabukasan ay masarap na agahan ang hinihanda ng kanyang tita. Pritong tosino, half-cooked na sariwang talbos ng berdeng kamote na may sausawang kalamansi at alamang, tortang talong, pritong hotdog at sinangag na kanin. Ang mga yon, lalong-lalo na ang sariwang talbos ng kamote at alamang, ay tunay na kinasasabikan niya ng husto. Nagiinat pa si Jenny sa higaan dahil kagigising pa lamang niya ay langhap na langhap niya mula sa ibaba ang mabangong amoy ng sinangag at ng pritong tisino. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pangangalam ng sikmura. Nilikpit niya ang kama at halos masilaw siya sa liwanag nang buksan niya ang bintana. Mataas na pala ang sikat ng araw. Tumingin siya sa kanyang wristwatch. Alas 4 pa lamang ng umaga. Napailing siya dahil hindi pa pala nakaset up ng ayos ang kanyang relo. Sa sobrang pagkalibang niya kagabi, sa pagbubukas ng mga dala niyang pasalubong, ay nakalimutan niyang i-adjust ang oras. Tiningala niya ang wall clock sa dingding. Alas 9 ang oras. Isinunod niya sa wall clock ang oras ng kanyang relo at saka siya bumaba ng hagdan. Naghahain ang kanyang inay. Tinutulungan nito ang nakababatang kapatid na si Nelia. Tanga naman ang lola niya ang takoring may lamang tsokolate. Paboritong paborito yun ang matanda. Magkakatulong ang 3 magiin na sa paghahanda ng mesa. "Lola, bakit hindi niyo ako ginising?" Bungad niya sa matanda. "Ah, aba, gusto naming makapagpahinga ka ng maayos dahil alam naming napagod ka sa biyahe." Ngumiti lamang siya sa kanyang lola. Nagtuloy-tuloy siya sa banyo para maghilamos. "Halina at naghihintay ng pagkain." Nang makalabas na sa banyo ay paanyaya sa kanya na kanyang lola. "Asan nga pala si Boyet?" tanong ng matanda. "Nako eh, nandun po sa labas at libang na libang sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan," sabi ng inay niya. "Hayaan niyo na po at nakapag-almusal na kanina kasabay ng kanyang mga pinsan at tito niya." Mas maagang ipinaghain ni Nelia ang asawa dahil may lalakarin daw ito. Napatingin si Jenny sa kanyang inay. Masaya siya na sinalubong siya nito sa airport kahapon at ngayon ay kasalo pa niya ito sa pagkain. Isipin pa niya ay hindi na niya matandaan kung kailan pa niya ito huling nakasalo. "Halika na," nakangiting paanyaya nito sa kanya. "Pagkakain, sasamahan ka raw ng tita mo sa bayan,"
dugtong nito. Naalala niya na kagabi nga pala bago sila matulog ay naulit niya sa kanyang tita na magpapasama siya rito sa bayan dahil maihahatid na padala si Tita Mila sa hipag nitong ang bahay ay malapit sa Padilla Supermart. Lumapit si Jenny sa mesa. Sa tabi ng inay niya, siya naupo. Ipinaglagay siya nito ng sinangag sa plato. Kami ni Boyet ay sasabay na rin sa inyo. Tutuloy na kami sa kalamba. Nakaramdam siya ng lungkot. Ngayon pa lang sila muling magkakalapit ng ina, pero heto at iiwanan na siya nito kaagad. Bakit naman ho? Gusto niyo na agad umuwi? Tanong niya sa kanyang inay. Oo nga naman ate. Susog ng kanyang tiya Nelia. Ako man din ay nag-aalang ang iwanan ng matagalang bahay. Alam niyo naman ang sitwasyon ngayon. Kung sa bagay, pagsang-ayon ng kanyang lola. Pero bakit hindi pa kayo magpahapon o kaya'y mamaya magpagtanghali? Sige na naman ho inay. Mamaya na kayo umuwi. May kasamang lambing ang pakiusap ni Jenny sa kanyang inay, bagay na hindi natanggihan. Ramdam niyang gusto rin itong makasama pa siya ng matagal-tagal. Sige, mamaya na nga lamang, makapananghali, sabi nito. Tuwang-tuwa siya. Nang makakain, habang nagbibihis ay kinausap ni Jenny ng lihim sa itaas ang kanyang lola. Nagpaalam siya rito na gusto niyang sumama sa kanyang inay sa kalamba. Idinahilan niyang gusto pa niyang makasama ang ina ng mas matagal. Siguro mga isa o dalawang linggo siya ay babalik na sa Lucena. Naunawaan naman yun na kanyang lola at masaya ito na ganoon na naging pasya niya. Ang totoo ngay matagal na talagang gusto ni lola na muling mapalapit ang loob ni Jenny sa ina nito. Ganun nga ang ginawa ni Jenny. Lumuwas siya ng kalamba kasama ng kanyang ina at ng kapatid. After lunch, alam niyang napakalaki ng kanyang pagkukulang sa kanyang ina at gusto niyang mapunan niya yon ang mga pagkukulang na yon. Naniniwala siyang hindi pa huli ang lahat. Gusto niyang iparamdam sa kanyang ina na talagang tuluyan na niyang itinapon ang hininakit niya para rito, na kaitagal rin niyang pinairal sa kanyang puso. Ibang-iba na pala ang kalamba, napakaunlad at napakalaki ng inasenso nito. Bagay na agad na punan ni Jenny nang makababa sila ng sinasakyan na jump transit. Ang 10 taon na hindi niya pagdalaw sa bayang sinilangan ay nagbibigay sa kanya ngayon ng banyagang pakiramdam. Napakarami na naglalakihang gusali. Kabi-kabila na ang nagsusulputang mga sikat na fast food chain at mayroon ring mga shopping mall. Dati naman ay palengke lamang sila namimili. Mapupuno mo na rin ang pagdami yata ng mga tao sa kalamba. Saan man ni Jenny idako ang kanyang paningin ay meron siyang nakikita. May mga naglalakad patungo sa malaking bus terminal. Mayroong mga tumatawid sa pedestrian. Mayroong mga pumapasok sa Jollibee. Mayroong mga halatang kalalabas pa lamang sa opisina. May mga magkakasamang mga estudyanteng lalaki at babae at may mga naglalakad patungo sa di kalayo ang shopping mall. Ano pa't sali sa liwa ang mga tao? Halo-halo ang mga babae at lalaki. Isang napakagandang tanawing hindi niya nagagawa sa ibang bansa. Palibhasa doon magkaibang mundo nila. Sa mga pampublikong lugar sa mga lalaki at babae, doon hindi kailanman maaaring pagsamahin. Humawak si Jenny sa braso ng kanyang ina. Si Boyet naman ay kasunod nilang dalawa. Nakisabay sila sa mga tao patungo sa malaking shopping mall. Bigla kasi niyang naisip na ipasyal muna ang kanyang kapatid at ina. Tamang-tama pagkatapos niyang maipamili ang mga ito, ay doon rin sila maghahapunan. Tuwang-tuwa ang kapatid. Hinila agad nito ang kapatid sa footwear section. Lumingalinga at nang makita ang hinahanap, ay itinuro nito ang isang bagong usong sapatos na matagal na raw nitong inuungot sa ina. Sige, isukat mo. Natutuwang utos ni Jenny. Natutuwa siya at nasisiyan siya sa ginagawang paglalambing sa kanya ng kapatid. Pakiramdam niya ay at is na ang kanyang kapatid na para bang hindi sila nagkahiwalay ng mahabang panahon. Batang bata pa ito noon nang umalis siya.
Mag-aapat na taong gulang pa lamang yata yun. Ngayon ito at nagbibinata na. Ito talaga? Hindi ka ba nahihiya sa ate mo? Malumanay na saway ng kanyang ina. Parang ito ang hiyang-hiya kay Jenny. Inay, hayaan niyo na. Minsan lang maglambing sa akin ang bata. Ninitian ni Jenny ang kanyang inay. Dalawa ang binili ni Jenny sapatos para sa kapatid. Isang bagong usong Skecher at isang semi-formal na Caterpillar. Pareho'ng pwede ni Boyet ipampasok sa eskwela mga ngayon. Bukod sa mga sapatos, bumili rin si Jenny ng sandals na pangbahay. Tigisa sila at magkarterno silang magina. Nilampasan nila ang toy section. Sumakay sila ng escalator papuntang men's and ladies wear section na nasa ikalawang palapag ng department store. Yun talaga ang gusto niya. Ang maipamimili niya ng mga damit ang kanyang ina. Habang nakasakay sa escalator ay napatingin si Jenny sa dinadaanan nilang toy section. At bigla siyang kinabahan sa kanyang nakita. Si Tricia. Tinitigan niya itong mabuti. Si Tricia nga. Maganda pa rin si Tricia. Maputi, sophisticated, makinis at halatang alagang-alaga nitong sarili. Hindi nga katakatakang kababaliwan ito ni Miko, naisip niya. Isang batang lalaki naman ang kasama ni Tricia. At tumitingin ng robot ang mag-ina, naisip ni Jenny. Maaaring ang batang yun ang panganay ng anak nito at baka yun ang Junjun na kinukumusta ni Miko sa resibo. Nang maalala ang resibo ay nanariwa kay Jenny ang mensaheng nakasulat doon. I just dined out on my 27th birthday. How I wish na nandito ka para kumpleto tayo sa araw ko. Miss na talaga kita. Bigla, nakaramdam si Jenny ng sakit. Nakaramdam siya ng pagsiselos kay Tricia. Pero na-realize niya, ano ba ang laban niya kay Tricia? Ano ba ang karapatan niya kay Miko para magselos siya nang ganoon kay Tricia? Pinasigla ni Jenny ang kanyang sarili. Pinilit niyang huwag ipahalata sa kanyang inay ang nararamdaman niyang sakit. Hinawakan niya sa braso ang kanyang ina at pumasok sila sa isang butik. Ipinimali niya ito roon ng magagandang damit. Wala siyang pakialam sa presyo. Basta ang alam niya ay masaya siya na ipinamimili niya ang kanyang inay. Pili, tingin, sukat. Pili uli, tingin at sukat. Ngiting-ngiti lamang si Boyet habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kapatid. Samantalang abalang-abala sila sa pamimili ay may tumapik sa balikat ni Jenny. Gulat na napalingon siya. Jenny? Ikaw nga! Sabi ko na nga ba't ikaw nga yan? Kanina pa kita pinagmamasdan. Tuwang-tuwang bati sa kanya ni May. Uy May! Ano? Kumusta ka na? Tanong niya. At nagyakap silang dalawa ng dating ka-eskwela. Heto, tumataba. Hindi naman, sexy ka pa rin, sabi niya. Asan nga palang butik mo? Heto, kinatatayuan muna. Paano mo nalaman sinong nakapagsabi sa'yo? Si... Bigla si Jenning naghagilap. Sino nga ba ang sasabihin niya? Hindi niya gustong banggitin si Miko. Alam niyang nakaklase ni May si Miko noong fourth year. Kung babanggitin niya ito ay hahaba ang kwentuhan nila. Hanggat maaari ayaw niyang alalahanin si Miko at lalo lamang bumibigat ang dibdib niya. Si Boyet, sagot niya. Dapat bigyan mo ako ng discount. Ang dami-dami kong pinamili sa butik mo. Oo naman. Kahit hindi ka humingi, saan ka nga palang tatrabaho ngayon? Sa Singapore, sa isang ospital doon. Sa Singapore? Nag-Singapore ka? Parang gulat na gulat si May. Bakit sa Singapore? Di ba nakakalungkot doon? Bakit hindi na lang dito sa Pilipinas? Naku, sinabi mo pa. Para kaming nakabilanggo. Para kaming nakakulong sa isang kulungang walang rehas. So, paano? Babalik ka pa ba? Oo, nandun kasi yung pera. Tiningnan siya ni May. Ay nako, ewan ko nga ba kung bakit nauso-uso pang pera. Wika nito at nagkatawanan sila. Ano, wala ka na bang bibilhin? Marami kaming new arrival. At dinala sila ni May sa kabilang section ng butik. Alam mo ba si Kenneth?
Hindi na naligaw dito sa Kalamba mula nung nagpunta dun sa Davao. Balita ko'y Chinese din ang napang-asawa. Ikaw, wala ka pa bang balak? Parang kinurot ang puso ni Jenny. Naaalala niya ang naunsyaming pagpapakasal nila ni Miko. Sa ngayon, wala pa. Hayaan mo, kapag natagpuan ko ng tamang lalaki para sa akin, ikaw ang unang makakaalam. Ito nga palang phone number ko. Tumawa si Mi. Naisip marahil nito na si Kenneth ang tinutukoy niya na malaking pagkakamali. Si Kenneth ay takot sa kahihiyan at si Miko naman ay isang manluloko. So paano, papasyalan na lang kita sa ibang araw para makapagkwentuhan naman tayo ng maayos. Marami pa kasi kaming bibilhin. Makaraan ang kanilang matagal na pamimili ay halos di sila magkang-ugaga sa pagbibit-bit. Doon na sila sa shopping mall kumain ng hapunan. Halos magagabi na nang umuwi sila. Hindi na niya naidaan kay Mrs. Cuevas na kanyang paboritong teacher ang kanyang pasalubong na hikaw. Naisip niyang sa ibang araw na lamang. Madilim na nang dumating sila sa bahay. Yun pa rin ang dating bahay na iniwan ni Jenny. Ang pagkakaiba nga lamang ay napuno na ng kung ano-anong furnishing. Kung sa bagay, napakasipag naman talaga ng kanyang ina. Hindi imposibleng makapundar ng mamahaling gamit at mapag-aral siya sa kolehiyo. Welcome home, ate, sabi ni Boyet. Itinaas pa nito ang dalawang kamay matapos ilapag sa sofa ang mga dalang plastic bag. Ang inay naman niya ay nagtungo na sa kusina para maghanda ng makakain. Subalit sinaway ito ni Jenny. Tutulungan ko na kayo mamaya, inay. Samahan niyo muna ako sa kwarto at isusukat ko sa inyo yung mga pinamili natin. Napilitang sumama ang kanyang inay. Halatang natutuwa. Nasa silid na sila at nag-aayos nang biglang pumasok ang kanyang kapatid. Ate, telepono. Sabay abot ng kanyang cellphone na inilapag niya kanina sa ibabaw ng TV. Sino raw? Tanong niya. Hindi ko na itanong pero babae. Nagtaka siya. Wala pa naman siyang ibang binibigyan ng kanyang number maliban kay May, lola niya, at tiya niya na kasama niyang bumili nun sa opisina ng Smart sa Lucena. Hello? Aniya matapos abutin ng cellphone. Hello, grabe ka, ang hirap mong hanapin. Tumawag ako sa Lucena, nasa Kalamba ka raw. Buti na lang tanda ng tita mo ang cellphone number mo. Halos mapalukso sa tuwa si Jenny. Hana? Oo, ako nga. Bakit mukhang gulat na gulat ka? Wala. Masaya lang kasi ako. Ang tagal nating hindi nagkakwentuhan. Ano, kumusta ka na? Heto, mabuti sa awa ng Diyos. Masarap ba dyan sa pinagtatrabahuhan mo? Oo, mayroong peace of mind. Siguro may purpose ng Panginoon kung bakit niya ako dito dinala. Yun siguro yung paraan ng pagtawag niya sa akin. Pagtawag? Gulat na gulat si Jenny. Kung hindi niya kabisado si Hana, iisipin niya ang hindi ito ang kausap niya. Alam mo, matutuwa ka. Pagkadating ko dito, isinama nila ako sa Bible study. Doon na nag-start ang lahat. Nang sumunod na araw ay naging abalang-abala ako sa church activities. Alam mo, minsan, kinakausap ko si Lord sa mga prayers ko. Tinatanong ko siya kung bakit ngayon ko lang siya nakilala ng mas malalim. Hana, natutuwa ko para sa'yo. Kaya lang mag-iingat ka dyan. Alam mo naman kung paano pinagbabawal dyan ng mga church activities na ganyan. Nag-aalala si Jenny para sa kaibigan na alam niyang pugot ulo ang parusa sa mga gumagawa ng ganong religious activities. Tumawa si Hana. Salamat sa paalala mo. Oo, nag-iingat naman kami palagi. At saka naniniwala akong hindi kami pababayaan ni Lloyd. If God is with us, who can be against us, diba? Hindi siya makasagot. Napakahirap para sa kanya ang unawain ang ganong katapang na paninindigan ni Hana. Ikaw, kamusta ka na nga pala? Sorry ha, hindi ako makakatin sa kasal niyo ni Miko. Biglang nanumbalik sa kanya ang sakit na hatid ng panloloko sa kanya ni Miko. Anong kasal? Hana, please, huwag mo nang ipaalala sa akin ang malulokong yun. Buti nga at nakakalimutan ko na, binanggit-banggit mo pa. Biglang natahimik si Hana sa kabilang linya. Jenny, ibig mo bang sabihin, nakita at nabasa mo yung mga resibo?
Tanong nito. Oo, nabasa ko lahat. Lahat ng naiwan mo sa dorm. Ibig niyang ipahiwatig kay Hannah na pati sikreto nito ay natuklasan niya. Kung bakit ito nagpa-relocate ng job assignment. Gusto siya nitong kalimutan. Oh God, sinasabi ko na nga ba? Alam mo bang ilang araw na akong hindi mapakali? Naalala ko kasing hindi ko yata nasunog ang mga resibong yun bago ako umalis. Alam mo bang masamang-masama ang loob ko sa'yo? Matagal ka na palang may nalalaman tungkol sa pagkatao ni Miko. Pero umalis at umalis ka nang wala ka man lang nababanggit. Akala ko pa naman concerned ka sa'kin. Prangkahan na pagsasalita niya kay Hannah. Jenny, hindi mo ako naiintindihan. Yun nga ang dahilan kaya pinilit kitang makontak. Gusto ko magpaliwanag sa'yo. Gusto kong isave ang relationship niyo ni Miko. Alam mo bang gulong-gulo ang isip nung tao? Pinagtataguan mo daw siya. Hindi siya sumagot. Lalong sumama ang loob niya kay Hannah. Obvious na mas kinakampihan nito si Miko. Bakit hindi mo muna ako pakinggan para maintindihan mo yung side ko? Are you there? Tanong ni Hannah. Yes, I'm here. Sige, makikinig ako. At ipinaliwanag nga ni Hannah na nung una ay pinag-iisipan din niya ng masama si Miko nang aksidenteng makita niyang resibo. Na kinakailangan pa niyang magbayad ng dalawang tao para lang masatisfy ang kanyang curiosity at natuklasan niya ang isang katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jenny. Tanggapin na natin yung katotohanan. Si Mrs. Tricia Sanggalang ay hindi si Tricia Lee, kundi ang butihing ina ng boyfriend mo. Si Mrs. Sanggalang, isang 50 taong gulang na ginang na may napakabuting loob, magilaw sa kapwa at masayahin kung kausap mo. Byuda na siya, na ang tanging kasakasama niya sa magarang bahay nila ay ang dalawa nilang katulong at ang binatilyo nitong anak na si Junjun. Ha? Gulat na gulat siya, halos matulala. Jenny, hindi ka niloko ni Miko. Kung mayroon mang dapat sisihin sa gusto na ito, walang iba kundi ako. Pero alam kong hindi ganun katigas ang puso mo para hindi ako mapatawad. Maasa rin akong hindi pa huli ang lahat para muli kayong magkaayos ni Miko. Hanggang sa maibaba ni Jenny ang cellphone ay latang-lata pa rin siya. Lumilipad ang kanyang utak. Napaka-unreasonable niya. Basta-basta na lang siyang nagalit kay Miko nang hindi man lang ito kinakausap at hinihinga ng paliwanag. Binasag pa niya ang frame ng litrato nito. Ngayon tuloy ay sising-sisi siya. Pero may magagawa pa ba siya? May problema ka ba? Tanong ng ina niya nang makita siyang nakatulala. Ah, wala ho inay. Pinilit niyang manginti. Humilig siya sa dibdib nito, niyakap naman siya nito at hinaplos-haplos sa buhok. Nang sumunod na mga araw, ay sinadya ni Jenny na pumunta sa bahay ng kanyang guro para ibigay ang kanyang pasalubong para dito. Pero wala ito doon ayon sa katulong. Nagbiling siyang saka na lamang babalik. Pauwi na siya at nag-aabang ng masasakyan nang hinintuan siya ng isang owner type jeepney. Nakilala niya ang sakay, si Jennifer. Dati niyang kamag-aral, buntis na ito at kasama nito ang asawa. Kamustahan at balitaan din ang nangyari. Kinuha pa siyang maging ninang ng magiging anak nito at hindi niya natanggihan. Iniangkas siya ng mag-asawa at inihatid sa kanilang bahay. Nang hapon yun ay kasalukuyan na siyang nagpapahinga sa salas nang maisipan niyang i-dial ang telephone ni Miko. Nakakalimang ring na ang telephone ay wala pa rin sumasagot. Bahagya siyang nalungkot dahil answering machine na naman ang narinig niya. Kabisadong kabisado na niya ang recorded message na yun ni Miko. Hello, this is Miko. Sorry but I cannot attend your call right now. Just leave your message, name, and phone number after the beep, and I'll call you later. Nag-iwan na lang siya ng message. Where are you? Bakit hindi kita makontak? Nang muli sa kanyang likuran ay may nagsalita. Talagang hindi mo ako makakontak kasi nandito ako sa likuran mo. Gulat na napalingon si Jenny sa may pinto at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Miko? Hindi mo ba ako patutuloyin? Tuwang-tuwa si Jenny. Sa labis na kasiyahan ay hindi na niya napigilan ang sarili.
Napasugod siya ng yakap dito. Paano mong nalaman tong sa amin? Tanong niya. Ngumiti lang si Miko sa kanya. Inginuso ang dalawang nakatayo sa terrace. Mga nakangiti sa kanya. Ma'am? Gulat na sambit niya. Hinding-hindi pa rin nagbabago ang itsura ni Mrs. Cuevas. Masayahin pa rin at maaliwalas ang mukha. Katabi nito ang asawa. Hiyang-hiya si Jenny kaagad kumawala sa pagkakayakap ni Miko. Iha, ang ganda-ganda mo lalo ngayon. Humahangang bati sa kanya ni Mrs. Cuevas. Pinatuloy niya ang mag-asawa. Alam mo, Iha, saksa ka ng kulit tong boyfriend mo. Nakatawang pagpapabalita ni Mrs. Cuevas. Si tita talaga, sabi ni Miko. Alam mo bang kami ng sir mo ay hindi talaga niya tinantanan hanggat hindi namin siya sinasamahan para hanapin ka sa Lucena. Natutun agad namin yung lugar niyo. Ang problema, ang lola mo lang nadatna namin doon. Pagbalik namin dito sa Kalamba, nabanggit sa amin ni Inday na pumunta ka daw sa bahay kaninang umaga. Tumango si Jenny. Oo nga ho. Siya namang pagpasok ng kanyang inay sa sala. Ipinakilala niya si Miko sa kanyang inay, ganun din si Mr. and Mrs. Cuevas. Hindi pumayag ang inay ni Jenny na hindi doon kumain ang mga bisita. Hindi pinalampas ni Miko ang oras. Agad isinama ang kanyang ina na si Mrs. Tricia Sanggalang sa bahay ni na Jenny ng gabing yun din, upang formal na hingin ang kamay nito. Hinahabol nila talaga ang bawat oras dahil sa ikalawang linggo ng susunod na buwan ay babalik na sila sa Singapore. Ginugol nila ang mga sumunod na araw sa pag-aayos ng mga papeles at sa pagdalo ng mga pre-wedding seminars na nire-required ng simbahan. Walking distance ang simbahan ng St. Joseph sa bahay ni na Jenny, kaya naglakad na lamang ang magkasintahan pa uwi. Alam mo, nung tinatawagan kita sa phone, hindi ko alam kung paano ako magsosorry sa'yo. Hindi ka ba nagalit sa akin? Malambing na tanong ni Jenny. Nakahawak siya sa kanang braso ng kasintahan habang naglalakad. Inakbayan siya ni Miko. Hindi ako nagalit sa'yo. Nakalimutan mo ba? Di ba sabi ko sa'yo, sa lahat ng oras iintindihin at uunawain kita. Akala ko kasi noon, hindi ka talaga makakauwi sa Pilipinas. Paano ka nga pala nakauwi? Di ba hindi ka pinayagan ng boss mo? Nagpumilit ako. May magagawa pa ba sila? Paano kung i-terminate ka? Paano kung mawalan ka ng trabaho? Jenny, tandaan mo to. Mawala na ang lahat. Huwag lang ikaw. Alam mo bang minsan ka nang nawala? Noon ay inalayo ko sa akin ng tadhana. Ngayon hindi na ako papayag muli na mangyari yun. Kinurot niya si Miko. Tukso naman sa piklat nito sa braso, tumama ang kurot na yan. Napangiti sila pareho sa piklat saka nagtawanan. Malungkot ang kwento ng piklat na to. Baka maiya ka lang, sabi ni Miko at itinuro nito sa kanya ang isang abandonadong bahay na natatanaw nila mula sa di kalayuan. Very traumatic sa kanyang bahay na yon dahil dun siya muntik maghahasa. Dun sa lumang bahay na yon, sabi ni Miko. Dun ko nakuha yung piklat na yan noong ipinagtanggol kita. Shock na shock si Jenny. Ikaw yung aninong tumulong sa akin noong gabi. Oo, kabahagi ako sa mapait mong nakaraan. Ako yung hero ng gabing yan. Kaya lang kinabukasan, hindi na kita nakita uli. Kahit tagal kitang hinanap. Kahit tagal kong inasam na makita ka muli. Pero hinding-hindi ka na nagbalik. Hindi ko alam kung saan ka dinala ng tadhana. Nang sumunod na school opening, ay sinadya akong dito mag-enroll, hoping na makikita kitang muli. Pero nabigo ako. Alam mo bang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na maisip? Sa dinami-dami ng lugar at sa tinagal-tagal ng paghihintay ko sa'yo, bakit sa Singapore pa? Bakit doon pa kitang muling nakita? Kaya nga nung ma-meet kita sa party, yung sa party nila Mila, ipinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ko napapayagang mawala ka pang muli. Pinisil-pisil siya ni Miko sa balikat. I love you so much. At tanging ikaw lang ang pakamamahalin ko. Bulong nito. I love you too, Miko.
Malambing na sagot niya at walang panghimiing kininta lang niya ito ng halik sa labi kasi ho nang may makakita pa sa kanila. At pagkalipas ng 2 buwan ay natuloy na nga ang engrandeng kasalan ni Miko at Jenny Sanggalang. Tiwala, pagpapatawad at pagpaparaya. Yan ang mga aral na ibinibigay sa inyo ng kwentong ito. Tiwala, yan yung isang pinaka-importanteng salita na dapat ginagawa sa isang relasyon. Magtiwala sa karelasyon kahit gaano man siya kalayo sa'yo. Ang paghihinala ay isang salita na maaari ay totoo at kadalasan ay mali. Hinala ang pinakamadalas na dahilan ng pagkasira ng relasyon. Ito ay dahil sa kakulangan ng tiwala. Love with trust, not with something else. Ang pagiging matapat mo sa partner mo, yung hindi ka na humahanap ng iba, kahit merong lumalapit, dahil ikaw na ang lumalayo para hindi na magkagulo. Mahalaga ito sa magpartner para maging matibay ang pagsasamahan nila. Ang pagtitiwala ay isa sa mga pundasyon kung paano tumibay ang isang relasyon. May tiwala ka sa partner mo at hindi ka naghihinala kung meron siyang pupuntahan. Ito rin yung pagkakaroon ng privacy. Kung may tiwala ka, bakit ka pa maghihinala? Pagpapatawad. Pagdating sa pag-ibig, dapat marunong kang tumanggap, magpalaya at magpatawad. Huwag na huwag mong hahalungkatin ang nakaraan niya. Pag-aawayan niyo lang yan. Dahil ang mahalaga, ikaw ang nasa kasalukuyan niya. Nagparaya ka na ba? Yung tipong pinakawalan mo ang taong mahal mo. Dahil alam mong hindi na ikaw ang makakapagpasaya sa kanya. Mahirap tanggapin, pero mas mahirap kung ikukulong mo siya na alam mong hindi na ikaw ang mundo niya. Tama lang na magparaya ka dahil gusto mong makita siyang masaya. Yun nga lang, sa piling na ng iba. At dito na po nagtatapos ang kwentong Can't Stop Loving You. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa channel na to. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyo pong subaybayan ang mga susunod pa naming istorya na magbibigay sa inyo ng aral o inspirasyon. Maraming salamat. Love, My Views TV.